Hello mga ka-lipstick! Welcome back sa aking YouTube channel and again, ito na naman tayo sa panibagong review. I think this product lasts for 20 plus days. So, ito na nga siya. Gluta Brightening Cream. Mag-send ako dito ng video regarding dun sa una niyang look. Kasi, na-amaze ako dito gawa ng itong white na to. Kapag puno siya, nandito siya sa ilalim. So, kapag ganyan na yung itsura niya, tumataas siya. Magsasend ako dito ng clips. Simula nung day 1 na ginamit ko siya until now. So, ilalagay ko dyan. Tingnan natin kung talagang nag-improve ba or pumuti ba yung kilikili kong maitim. Itong product na to is came from Jimmy Lan. And it has an expiration date na 2026. Binili ko siya 1 month ago. So, mag-1 month ko na siyang ginagamit. And then, yung price niya is, I think, 299. Tapos, nabili ko siya sa TikTok. I will indicate the link here below. Aside from that, yun nga, meron daw siyang glutathione. So, let's see yung kanyang box. Ito siya. Sabi dito, 50 times brightening booster Sakura Pearl Capsule. Ang nakakatawa sa kanya kasi meron siyang mga ganyan, yung mga bilog-bilog na kulay pink. Tapos, meron siyang parang tubig sa loob na kasama kapag ka in-spray siya. So, makikita natin dito. Ganyan siya. Talagang liquid. A few moments later. Ito yung kilikili ko. Pinipapahid ko na siyang ganyan. Ganyan ko siya pinapahid, guys. Pa-circular daw siyang pinapahid. So ako, nung ginagamit ko siya, twice a day akong naliligo just for this, maipahid lang siya ng tama. Circular motion dapat yung pagpahid nyo. And then at the same time, dapat matutuyo siya. So ako, ginagawa ko, tinatapatan ko ng electric fan para matuyo siya agad. So ito naman yung kabila. Yan. So maglalagay talaga ako ng video dyan. Yung pinakauna kong kilikili. Yung pinakaunang itsura ng kilikili ko up to now. So, tingnan natin at busisiin natin kung talaga bang pumuti yung kilikili ko doon dito sa product na to at kung worth bang bilhin tong product na to. So, ayan. This is my kilikili. So, yan. Oh. Check nyo na lang kung pumuti ba talaga. Pero, so I will indicate my review sa ending ng video na to. This is made from, let me check, Hong Kong. Ang dami niyang ano, ang dami niyang country. This is, may nakikita kong France, Hong Kong. So let me check if saan siya made. So na-import yung ingredients niya sa Korea at Japan. So feeling ko, yun nga, Korean product siya. So sabi dito, Sakura Gluta Brightening Underarm Cream. White Micro Capsule Pearls. So may mga sinasabi siyang mga ingredients under ng that portion. And then, Pink Micro Capsule Pearls. Extract can repair skin cells well for sensitive skin and may dry and dull skin fair and moist. So, Korean 5-time serum mites. I don't know if I read it correctly or I pronounce it correctly. It can moisturize the skin, repair sensitive and dry skin, and make the skin delicate and smooth. Totoo naman to. Yung part na to is talagang nag-i-smooth talaga yung skin. Ayan. So, and then, cautions. Please do not apply the product to damaged skin areas. So, feeling ko yung sinasabi niya dito is yung may mga sugat yung area ng skin nyo. So, bawal siya. Or yung may mga open pores or something like that na pwedeng maging ma-infection. And then number 2, it is suggested to perform a small test behind the ear. Dito nyo daw i-test yung product. And on the inside of the arm before use. Siguro dito. Yung iba dito tinetest eh para makita kung talagang hindi mag
magre-react ng differently yung skin nyo or hindi mai-irritate yung skin nyo bago nyo siya ilagay. Kasi as you can see, itong kilikili part natin is sobrang nipis. Dapat sa part na makakapalang balat, dun yung muna itry. Pero ako kasi, tinry ko agad siya dito sa kilikili ko. So, number 3, if the cream gets into the eyes, please rinse your eyes immediately. And then number 4, after opening the product, the shelf life is 12 months. So, yun nga, pagka daw na-open mo na yung product na to, dapat tatagal siya ng 12 months. If araw-araw mo siyang ginagamit, para sa akin ha, hindi siya tatagal ng 1 month kung twice a day mo siyang ginagamit. Ako kasi, ini-spray ko siya ng 2 to 3 times. I make sure kasi na lahat na ko-cover, pati yung sa baba ng kilikili para kung pumuti man yung area na to, dapat damay din yung ibang areas, diba? Para pantay siya. How to use? Press out an appropriate amount of underarm cream every morning and evening. Apply evenly on underarms or other body parts and gently massage in circular motions until absorbed. Yun nga yung ginagawa natin kanina. If effective sa kilikili part nyo, dun nyo na ilagay sa mga maiitim na areas like siko and all that stuff na maiitim or sa mga batok nyo, yan, dyan nyo ilagay. As I am using this, ito muna siya tinry para itest talaga if talagang effective for me. Storage. Please keep the product out of reach of infants and children. Store the product in a cool, dry place away from light. So, ang ingredients niya is madami siya as in. Pero, yung pinaka-main ingredients niya are aqua, niacinamide, glycerin, glutathione, and the rest of it was sobrang dami. Yung amoy niya is parang toner. Pero hindi siya mabaho. Mabango siya. While I'm using this, hindi na po ako nag-deodorant or naglalagay ng mga kawas or ganun para hindi mangamoy yung kilikili. So, itong product na to is sapat na siya for me na hindi mangamoy yung kilikili ko. At the same time, hindi siya namamawis. Disclaimer, kahapon, I'm using this product and dahil nagsimba, so pagdating ng gabi, tinamad na ako maligo. That's why, isang beses lang ako na kapaglagay nito. Pasensya na po sa mga asong, sa mga aso na nagtatahulan. Ayun, so isang beses lang ako nakapaglagay. So kanina, pagising ko ng umaga, after a meeting with my client, napansin ko na medyo nangangamoy na yung right side ko na kinikili. So, dapat pala, pagka gumagamit ka is 2 times a day mo talaga siyang gagamitin para po ma-prevent yung pag-amoy ng kilikili ninyo at makita nyo talaga yung natural effect ng product na to. I'll end this video with this feedback. So, ayan yung kilikili ko. And my last result is okay siya for daily use. But for me, it's too pricey for $299. And then, at the same time, feeling ko hindi instant yung effect niya as whitening effect. And hindi siya nakakaputi talaga for me, ha. Disclaimer lang, hindi porket hindi gumana sa akin as hindi nagagana sa inyo. At if gumagana sa inyo is gagana na sa akin. So, ganun lang. So, for me, this product is para sa gustong mag-try, itry nyo rin. Pero, for me, it's hindi na ako ulit bibili ng product na to. So, I'll try another product. Alam nyo naman, if gumagana sa akin, yun na talaga yung product na aking pipiliin. So, yun lang. If meron kayong marerecommend na products na applicable sa mga kinikili na papaputi, just let me know sa comment section para ma-try natin at malagyan natin ng review yung mga yan. And then, hopefully, makakita na ako ng product na talagang totoo yung claim nila na effective na pampaputi. At the same time, pwede nang hindi mag-deodorant. If you like this video, kindly click the like button here at this video and then share nyo na rin to sa mga friends ninyo. At the same time, mag-subscribe naman kayo dyan sa aking channel para maging updated kayo sa aking mga videos. So yun lang mga ka-lipstick. Bye for now and see you on my next vlog.